Unang sinuyod ng mga pulis sa operasyon kontra tambay sa kalyang Barangay San Isidro, Quezon City. Uli agad ang magkakaeskwelang ito na naaktong umiinom ng alak sa kalsada. Ang lalaki namang ito walang damit pang itaas. Ano po ba ang posisyon niya? Wala na, finish na. Inikutan din ng mga pulis ang Barangay Kalusugan, kung saan may nahuli ring dalawang lalaki umiinom ng alak sa daan. Hindi naman po namin alam eh, lumipat na ako kami ng barangay na pagiinuman eh, sinundan pa rin ho kami. Nahuli na kami doon sa kabila eh. Oo, lumipat dito eh kasi akala namin dito pwede. Kanya-kanyang pwesto magkakapit bahay na nagiinuman dahil may debut daw. Shoutout po sa nanay ko sa tatay ko. Mama, nasa TV na po ako. Mga classmate ko dyan, binabati ko kayo. Pinaliwanag sa kanila na may parusa ang pag-inom ng alak sa kalsada at hindi pagsusot ng damit pang itaas sa labas ng bahay. Itong mga tambay na ito ay potensyal na troublemakers. Kasi dito, halimbawa, nagiinom sa karsada, sila'y nasa influence na ng alak, so hindi na nila gaano kontrolado ang sarili nila. Sa Tondo, Maynila, 57 naman ang nahuling lumabag din sa mga ordinansa, kabilang ang mga menor de edad na lumabag sa curfew. Dinala sila sa Police Station 1 at doon binusog din sa sermon. Pinauwi rin naman sila bago mag-umaga. Paglilinaw ni NCRPO Chief Guillermo Ilyaza, hindi naman basta huli ng mga tambay kung walang nilalabag na batas. So, ang mga tambay, per se, naandyan sila, pero kung merong violation sila ng ordinances, doon natin sila hinuhuli. Now, for other tambay na wala namang mga ordinances silang binaviolate, pinapalalahanan natin sila kasi hindi maganda na itong mga tambay na ito is in this oras ng gabi is naandyan. James Agustin, Nakatuto, 24 Horas.